Hey, what's up mga buboy? Your math business back for another video at pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa concepts ng elasticity. So ayun nga mga bubuyog, no? Basically, sisimulan natin ito sa pag-discuss kung ano ang stress, strain, tsaka Young's modulus. Ang stress mga bis, no? Ang stress ay pwedeng isang tensile stress or compressive stress, no? Ang stress mga bis, no? Ito yung measure ng force para ma-deform ang isang bagay, 'di ba? Kasi kapag nag, for example, compressive stress, no? Ang compressive stress mga bis, kapag ang isang bagay ay kinompress natin, meron tayong force na inapply. Yung force na inapply natin para ma-deform, para mag-shrink yung kinompress natin na object ay tinatawag na stress. However, kapag nag-apply ka man ng pulling force, no? Syempre mag-elongate 'yan. 'Yun ay tinatawag nating tensile stress. Right? So, ayun. Paano natin masosolve yung stress? Basically guys, stress is denoted by the Greek letter sigma, no? Sigma, which is equal yan sa force applied over the area. Alright, so i-define natin ano to. Ang force, mga bis, is the perpendicular force applied to a certain object. And area is the area, ganun. So ayun, paano ba tong area, mga bis? So let's say we have a cylinder here, mga bis, no? We have a cylinder here, no? Kapag dito mo inapply yung force, mga bis, no, ang hinahanap na area is yung area nito. Okay, mga bis. So let's say for example, ulit meron tayo ditong rectangular prism, no. Kapag dito mo inapply yung stress, mga bis, ito yung area na tinatanong. However, kapag dito mo naman inapply yung stress, is dito yung area na tinatanong. So kung saan yung plane, kung saan na-apply yung stress, doon yung area na kinakailangan nito. All right? Okay. Doon naman tayo sa strain, mga bis. Ang strain, mga bis, is denoted yan by ganyang symbol, letter E, no? And that's equal, mga bis, sa change in length over the original length. So, ayun, mga bis, no? Let's say, for example, ito yung original na length natin, no? So, this is L. Ito yung LO, no, mga bis? However, nag-apply tayo ng stress dyan. Ibig sabihin, lumiit yan, mga bis, no? Lumiit yan ng ganun. So, kung ano yung pinag-change niya from this point, ito yung change in L or change in length. Alright? So, huwag nyo nga kalimutan yan. And next, mga bis, ang ating Young's modulus. Ang Young's modulus is denoted by Y. And that's simply equal yan, mga bis, sa stress over sa strain, mga bis. No? So, ayan lang. I-divide nyo lang yung dalawa. Or, this can also be solved by F times change in L over A times the original length. So, ayun mga bis, parang pinag-combine ko lang yung dalawa. Same lang. Kahit ano dito sa dalawa, this will yield the same answer. So, this is stress, strain, Young's modulus. Okay? Dapat mag-gets nyo yung tatlong yan kasi connected yung tatlong yan. So, ayun, try nating mag-solve ng problem ngayon, mga bis, no? Okay, try nating mag-solve ng problem ngayon, mga bis. Sabi dito, a string 4mm in diameter has original length of 2 meters, no? The string is pulled by a 200 Newton force. If the final length of the spring is 2.02 meter, determine stress, strain, Young's modulus. Okay. So, kung mapapansin nyo mga bis, no? Always, first step to, kapag nag-evaluate yun ng mga tanong, is tingnan nyo yung mga units. Minsan, yan yung panggulo, eh. Yung akala mong tama mo na yung sagot mo, pero ibang unit pala yung sinasabi doon, nagkamali na, buhol-buhol, mali na lahat, di ba? Kasi nang kakagigil talaga yun, yung tama yung sagot mo pero yung units mo mali pala. So ayun, mm to, lahat naka meters except to. So convert natin to sa meters para hindi tayo magkagulo-gulo mga bis, no. So 4mm is equal lang sa 0.004 meters mga bis, di ba? All right. So ngayon mga bis, we are tasked to solve the stress, strain and the Young's modulus. So basically simulan muna natin sa stress, no. Ang stress natin mga bis ay equal yan sa force over the area. So, sabi dito, given ba yung ating force? Yes, is pulled by a force 200 newtons. So, this is equals to 200 newton. Pero given ba yung ating area? Ano ba yung area na hinahanap niya? Basically, guys, string yan in cylindrical position, no? So, ganyan. String yan parang ganun lang yun, mga bis. Ngayon, ang diameter daw nito, yan mga bis, ay 0.004 meters. Now, saan ba inapply yung force? Ang force ay inapply, pinull yung ating spring dito sa plane na to. So, ibig sabihin, ito yung area na hinahanap. Diba? Sabi ko kanina, kung saan inapply yung force, doon yung hinahanap na area. So, since dito inapply yung area, ito yung hinahanap natin na area. So, para makuha yung area ng isang circle, that's area is equal to
pi r squared, di ba mga bis? So that's 200 newton divided by pi. Ano yung r natin? That's ito, diameter to, ah, so divide natin yan sa 2. So that's 0.004 divided by 2 squared yan mga bis. So basically ang ating final answer would be equal to 200 divided by pi times. So yun mga bis, nung ating final answer ay 159,154.31. That's, so this is newton per meter squared mga bis, no? And take note, newton per meter squared is also equal to 1 pascal. So same lang yung dalawang unit na yan. Kahit anong gamitin nyo ay okay. So ang sagot natin na ilang million ba to? 1, 2, 3. So ayun mga bis, no? Pwede nyong i-reduce to using power, because we know that 1 megapascal is equal to 1 million pascal, di ba? So since ito ay 15 million, pwede natin niyang i-reduce, so magiging 15.92 megapascal. I-times nyo lang yan sa 1 million. So ayun, kapag 1 GPA or gigapascal, that's equal to 1 billion, no? Payaman, no? 1 billion pascal. So ayun lang mga bis, yun yung conversion niya. Kapag gusto niyo lang i-reduce para mas maliit yung sagot niyo. Pero both are acceptable answers naman mga bis, no? So that's 15.92 MPa, no? Huwag kakalimutan yun. Ngayon, mga bis, ang next na problem natin, so naharap natin yung stress. Ang stress natin ay equal yan sa 15.92 megapascal. Ngayon, ang strain naman mga bis, ang formula ng ating strain or E is equal yan mga bis sa change in length over original length. So ano ba yung original length natin mga bis? Ang original length natin is 2 meters, di ba? 2 meters. The string is pulled by 200 newtons if the final length of the spring is 2.02. Ibig sabihin, from 2.0, from 2, i-minus natin yung 2 kasi nga, yung original is 2 meters lang, no? Pero nga, hinila siya is mas humaba. So ito, 2.02, ito, 2. So yung difference nila is 0.02, mga bis, no? So 0.02 yung nasa taas. So 0.02 divided by 2. Ang ating strain ay equal yan mga bis sa 0.02 divided by 2 is equal yan mga bis sa 0.01, no? 0.01, no? So wala siyang unit kapag strain mga bis, no? Remember, wala siyang unit kasi magka-cancel yung dalawang meters mo. So ito yung strain natin. Lastly, ang ating Young's modulus, which is letter C. Ang ating Young's modulus mga bis, no, ay equal yan sa stress, no? Stress over strain, no? So ang stress natin mga bis, no, i-substitute na lang natin, 15.92 megapascal divided by ano yung strain natin, that's 0.01, so just grab your calculator mga bis, no, 15.92 divided by 0.01, ang sagot natin diyan mga bis ay equal sa 1592 megapascal. Ayun mga bis, ito na ang ating final answer po, ito na ang ating Young's modulus of elasticity. So that's it mga bis, no. Thank you for watching, no. Please like, share, and subscribe. If may katanungan kayo or may nakita kayong mali sa ating video and I'm very sorry, just comment down below and I will try to respond as much as I can. So ayan, please like, share, and subscribe. Bye-bye. See you in our next video, mga bis.